si Mr. Clam Sharp Staff, o ang pangalan po niya sa Facebook ay si Claymore, ay isang law enforcement officer. Yan. Siya po ay isang law enforcement officer na naka-base sa Davao. At ito yung isang mga tanong natin. Can we legally carry OTF knives o double-edged knives? Top, Microtech. Yo, no? No. Ang tanging batas natin na the tackles about knives is the batas ng pambansa. 6, BP 6. Walang nakalagay doon na ang kutsilyo mo ba ay OTF ba, automatic ba, or folding knife, fixed blade, whatever. Nakalagay, technically, all blades ay bawal. Except if yun ang vocation mo, yun ang means ng hanap buhay mo. Like, butcher ka, siguro, o mga ngani ka ng palay, so kailangan meron ka yung karet. O, ganun. So, talagang walang nakalagay. Kung whatever blades, technically, is bawal. Okay, as pag hindi siya gamit for your profession or sa trabaho mo. Ngayon, as a law enforcer, I have a lot of experiences na frisking people sa checkpoint, makakuha ng knives. It's more of a judgment call sa law enforcer. Eh kung estudyante ka, may dala kang folding knife na Victorinox, ganyan. Why would I arrest you? You need that to open package, things like that. Pero kung wala ang hodapper dyan, may dala kang kitchen nakabalot sa masking sa electrical tape, ay dali ka talaga dyan. Or maybe papasok ka sa cementerio wherein during time sa pag-observe ng yung November 1 niya, tapos pinagbabawal yung mga blades and may dala kang mga ganun. Bawal talaga yun. Nasa judgment call na lang ng law enforcer yan. Kasi sabi namin, we have BP6. We have BP6 as reference sa pag-impose ng law, but we also have common sense. Importante, kunyari, as an EDC-er, as a blade enthusiast, dapat laging level-headed yung pakipag-usap sa law enforcement. Ano, hindi laging... Correct. Hindi laging pa-attack. O, ba't mo ko... Yes, yes. O, hinuhuli. Hindi naman... Oo. Kriminal ah, parang ganon. Lahat dapat, naman nadadaan sa maayos na usapan. Pero hindi rin may maiiwasan na may mga law enforcers din na medyo makitid ang pag-iisip. So hindi at tao lang tayo. So basta for me as a law enforcer, I make it a point that I use proper discretion when I handle matters like this. Marami kasi mag-checkpoint, mag-oplansita kami sa mga places like bars, mag-cup-cup, ganyan. Maybe I will confiscate. Say for example, nung time na pwede pa yung mga inuman, di ba? Mga bars, ganyan. When I frisk somebody and I get a knife, kukunin ko yan. Dadali ko sa station. Claim it sa station. Puntahan mo doon. Kung interesado ka sa kutsilyo, puntahan mo doon. Let's talk it out there. Pag-usapan natin, bakit kaya may kutsilyo? Ganyan, kasi blah, blah, blah. And then we will decide later. Ganun lang naman. Tanong, kasi dati sa isang video ng Pinoy Blade Hunter, pinag-usapan namin yung BP6. May nagtanong doon kung allowed ba ang security guards, kunyari sa mall, LRT, are they deputized or allowed ba silang kumpiskahin yun? No. Kasi ang yes and no pala. Kasi kung sisitahin ka nila, say for example sa mall, may dala kang kutsilyo, private ano nila negosyo nila yan eh. Ayaw ka na papusupin kung may kutsilyo ka. So you leave your knife sa motor mo or sa sasakyan mo and then you can enter. Ayaw mong sumunod sa amin, ayaw mong, kasi may rules, may house rules din yan sila eh. Ayaw mong iiwan yung kutsilyo mo sa sasakyan mo, then don't come in. Kagaya din yan sa MRT, ganyan, di ba? So, yung mga security guard, they are working for a private company and they have their house rules. So, kung ayaw nilang magpapasok sa'yo dahil may blade ka, then it's their discretion. Pero, ngayon naman, when it comes to huhulihin ka, they also can arrest you because of the citizen's arrest. Di ba? Ang pag-aresto ng isang tao ay
kailangan may warrant. Except kung pumapasok ka sa provision na arrest without warrant. Isa dyan ay yung when the person to be arrested, the person is committing a crime, has committed, or is about to commit. So if you are bringing a knife, you're violating the BP6. So technically, pwede kang hulihin because you are in violation of BP. Currently, in violation of the BP6. So actually, pwede ka nilang hulihin at kasuhan. May follow-through yun kasi sila ang magiging apprehending officer. Hindi pwede yung akin na ito, kumpiskahin lang. Actually, hindi po pwede yun. So kumbaga, ang pinaka first defense mo sa ganong situation is umatras ka na, alis ka na. Kumbaga, hindi kanila, oo. Kasi bawal talaga sa premises nila as being a private na entity sila. Alis ako. Ayan. Hindi ako pasok sa mall, but don't take my knife. Okay? This is mine. So wala siyang Question, pwede bang kunin ang nakumpiskang EDC sa may mga scanner o metal detector? Ibig sabihin, pwedeng bawiin? You mean that sa mga sa airport. I think sa airport, kung sa airport kasi may aviation police diyan eh. The police will take custody of your blade already. Now, depende na, like what I said, depende na lang sa usapan niyan. Kausapin natin na maayos. Wala namang mahirap sa matinong sa maayos na usapan kasi kagaya niyan, sabihin natin I bring these blades because marami naman tayong rason na ma-explain natin na maayos and then as long as the enforcer is not somebody na sira din ng poor judgment, so I think mapagbibigyan naman tayo. Question, nag-i-issue ba ang PNP ng permit to carry for blades? No, wala. Yung permit to transport, posible. Pwede yung mga, itatransport natin yung mga blades. Pero to transport, meaning to from point A to point B lang. Parang ganon. Yes. Hindi siya to carry around. No. Walang ganon. Ano yung magiging purpose nun, sir, nung permit to transport. Kunyari, ito, nakita ko lang ito kay Mindanao Traditional Blades eh. Kumbaga, sa lahat ng mga binibili niya, binibenta niya, meron siyang permit ng PNP doon sa local PNP nila. Ano ang magiging purpose ng kunyari, ikaw apprehending officer ka, nahuli mo na may permit to transport? That would be an additional support sa claim niya na itong blade ay binili. Say for example, I bought this blade from Davao. I bought this blade from Davao and then I have to go to Cotabato. I will ride a bus. Then wala naman akong sasakyan. No. So may dala akong blade. Anong gagawin ko? Binili ko ito sa Davao eh. Wala naman nagsabi na bawal magbenta ng barong doon sa may antique store doon. Wala naman nagsasabi na So binili ko ito doon to make sure na hindi ako maabala sa travel. I will get a permit to transport this. And then along the way, I got the checkpoint. Sir, hindi ko naman ito pang taga ng tao. Binili ko ito for display sa bahay ko sa Cotabato and this is the proof. I submitted this to the PNP and they issued me a permit to transport. Something like that. Okay. Siguro, last question na tayo. sa in your professional career, ano yung pinakamadalas? Ano muna yung unang na kumpiskan ninyo na blade o ano yung unang-unang in your experience na nahulihan ng isang blade yung tao? Tsaka ano yung pinakamadalas? More on yung mga riot, yung mga gang-related incidents, ganun. Kasi sa field kasi ako, sa station, you get calls about commotions doon kasi nagrarumble yung mga gang doon. Aaway. So, you get all sorts of makeshift knives, like kitchen knives na, yung mga pinatulis na mga kung anong bagay. Na bakal. Indian pana, mga ganun. Ice pick, those stuff. Also, yung mga nasa kulungan. Pag nag-uplan, greyhound tayo doon, mag-inspect sa mga kulungan, nakakakuha din tayo ng mga blades.
kuminsa sa mga pagsiplansita natin sa mga inuman, nakakuha din tayo ng mga all sorts of blades. Ang majority of na mga nakukumpiska is yung mga improvised na mga most of them. Mostly. Ibig sabihin ba kung nakakumpiska? Knives natin mga ABC, walang hindi. Yeah, ibig mo sabihin if may nakumpiska ako ng mga yung mga kagaya nito folders. I have, uh-oh, pero kagaya nga ng sabi ko, on my part, I use discretion. Pag tinignan ko yung isang individual na kuhaan ko ng ganitong knife, I ask him the purpose, bakit kami dala na ganito. So he said that for utility, gamit sa... And I am also an EDC support practitioner. So, sinuli ko. I think I have several mga like 10 times na din siguro ako nakakuha ng mga ganyan. So sinabi ko doon sa mga pulis ko na nakakahuli. Sir, may nakuha kami ganyan folder. Sabi ko, sorry nyo. Huwag yung pag-interesan. Binili niya ng pera niya yan. So, give it back to him. Tingnan nyo yung itsura. Hindi naman mukhang holdaka rin. Pero kung yung mga ice pick yun, wala na yun. Talagang lagot yun. Mahirap yun. What do you use an ice pick? Siguro ice pick if you work in an ice plant. Ice so, pwede plant. Pagbibigyan kita. Oo. Pero kung... I don't know, EDC. Yung ice pick mo. EDC panaksak eh. Pambukas ng lata, gatas, gano'n. Joke lang. Okay. Ano so negosyo, yun, halo-halo? Kailangan magbutas ng yun. Lata. More on discretion lang talaga sa amin. Okay. So sir, maraming salamat sa inyo. Thank you. Stay sharp. Stay safe and healthy.